ito with patients po, yung mga nagkaroon po ng traumatic cranial. So yung testimony ko po, mag-i-start po nung last year, na hindi po ako hindi po ako naging komportable sa dami po ng mga problema bukod po sa COVID. Ayan, nagkaroon, tinamaan po tayo ng allergies. Yung allergies po, ang tawag po sa allergies ko na confirm is hypersinophilia. Ito po ay nasa family po ng psoriasis. Hindi ko po alam kung aware po kayo dyan. Yung mga rashes, skin disease, nasa family din po siya ng eczema. Ayan. Pwede po ba ako mag-share screen, mentor? Yes po, naka-co-host ka po. Ayan, i-share screen ko po. Kung ano po yung, para po magkaroon po kayo ng idea, kung ano po ang... ano ba ito? Sandali lang po ah. Kung ano po yung skin disease na nagkaroon po ako. Dali lang po ah. Eto. Ay, papakita ko lang. Nakikita niyo na po ba yung camera ko? Ay, ayan. Ito po yung allergy ko noon. Ito po ay cause po ito ng pollen. Pollen from the flowers, saka the plants po. Tapos may allergy din, po, din daw po ako sa mga hayop. Pero wala naman, which is 8 years na ako nandito. Wala naman po akong allergy. Pero last year po, hindi ko po alam kung bumagsak po ang immune system ko. So ayan po yung allergy ko sa mukha. Pangangate, pamamaga, at ayan, pagbitak-bitak po ng labi. Ito pong allergy na to ay hindi lang po ito sa mukha. Bumababa po ito hanggang, ito po, hanggang baba po ng katawan. Hindi po ako yan, ha? Pero iyan po yung worst scenario ng pagkakaroon po ng allergy. So kung iisipin nyo po, nakakagulat kasi wala po akong idea kung ano po ang hypersinophilia. So ito daw po pala yung pagbagsak naman, pagsira ng cells, yung hindi ko po alam yung paliwanag ng dermatologist, yung melanin nyo po hindi na balance, pati po yung dugo. So yan po ang worst scenario. Nung nakita ko po yan, sabi ko, ba grabe naman, lalo pa po, babae po ako, tapos singer po. Ayan, ito pa yung sa likod. Ganyan naman po. Ito, bumaba na yung sa akin, yung allergy ko po nito eh. Ayan. Makat hindi po kayo patutulugin yan, at sobrang kate, at sobrang, ang pinakamagandang solusyon po niyan is ikod-kod po yung balat. So, sabi po sa akin ng doktor, hypersinophilia confirmed daw po ako, kaya kailangan daw po yung pagalingin kasi kung hindi, yun nga po yung sa picture, yun ang mangyayari sa akin. So binigyan po ako ng ganitong 7 iba't ibang klase ng gamot. Ayan, meron pong cream, meron pong paracetamol pa dyan, sa labi, sa mukha, tapos sa katawan para po hindi na bumaba. So ibig sabihin po, 7 yan, 7 iba't ibang gamot na napakamahal po kung ipukumpara natin sa Pilipinas. Siguro po mga nasa 16,000 po yan. Yung mga special kasing mga gamot dyan, ano? Kaya sabi ko po, kung nasa Pilipinas po ako inabot ng ganyang sakit po, hindi po ako, siguro po hayaan ko na lang siya kasi hindi, mahirap, malaki po ang pambayad sa doktor, malaki rin ang pambili po ng gamot. So ang kagandahan lang po dito sa amin sa France, hindi po kami ay naglalabas ng pambili ng gamot. Ayun po ang kagandahan. Tapos nakilala ko po ngayon si Barley. Ito pong si Barley, isipin niyo po ah, kung ito po ang itsura ng mukha ko noon, desperado na po yan kasi hindi po ako komportable niya makipag-usap sa mga tao. Kasi nga po, tingnan niyo naman po, nagbabayolet pa yan yung labi ko. Ngayon sabi po sa akin ng isa kong kaibigan, bakit hindi mo i-try yung Barley? Yung Barley po, hindi ko pa po kilala yan siya noon. Dito po sa France, dito sa Paris, kasi 2 hours away po kami sa Paris. Yung kaibigan ko po, nasa Paris siya. Sabi niya, itry mo to. Maganda to. Maraming napapagaling na sakit. Ganyan-ganyan. Cancer, allergies, tapos diabetes, PCOS. Sabi ko, subukan mo to. Ako naman po, dahil desperado, sabi ko, bakit hindi? Eh, sa Pilipinas po, yan naman po talagang ginagamot natin, yung mga herbal-herbal. Bukod po sa tradisyon, mas alam mo safe kasi wala siyang second side effect. So nung ininom ko po yan, isang beses, dalawa hanggang lima po, awa naman po ng Diyos. Ayan po yung resulta natin. Hindi na po
hindi na po, una po na nawala po yung pangangate, yung pamamaga ng mukha, tapos yung labi ko po, hindi na po yan, bumalik na po sa normal. Ang nangyayari po yung allergies during winter at saka winter at spring season po. Eh ngayon po, spring season na ulit. At awa ng Diyos po, dahil po sa continuous pag-inom po ng barley, sa continuous po na maintenance, hindi na po bumalik yan. So yung pitong gamot po na ininom ko, hindi ko na po yan nagamit. Salamat po sa Diyos kasi hindi na po ako umiinom po ng mga synthetic na gamot. Kasi as much as possible po talaga, mas pinipilit natin at tinatry natin maging natural po. So ayun po, ngayon po, ayan, bare face. Hindi na po tayo nagkaroon ng allergy at continue po tayong umiinom. Dahil po, yan po ang effect sa akin ng barley. Nagpa-pay-ins po ako, sumali po ako. Maswerte po kayo dahil meron po nag-invite sa inyo. Sa akin po, wala po nag-invite. Inano ko po yung sarili ko. Binolunteer ko po. Naghanap po ako, nag-research po ako at nakita ko nga po ang barley sa YouTube tsaka sa Facebook. Bumili po ako at ngayon po, ito pong asawa ko. Ayan, barley user na rin po yan. Kasi po, ang trabaho niya po is sa car racing po. Car racing company po siya. Ayan, so sabi ko sa kanya, palakasin mo resistensya mo kasi hindi po yan nakakainom ng mga multivitamins. Hindi rin po siya nakakakain ng maayos dahil sa tuwing po may car racing, minsan po 20 hours nandun lang po sila sa pit stop. So ayan, dahil busy-busy po siya ngayon, barley user na po yan. At yung auntie ko pong may bukol po na noong 2017 na kasing laki po ng manggang kalabaw pag hinati mo. Ayan na po, nawala na po yan siya. Dahil sa pag-inom daw po ng barley, ayan po, ayan. So ayan po ang testimony ko po sa inyo. At ito po ay tried and tested na, hindi po sinasabing parang gamitin nyo lang po siya. Pero pag kayo na po, sarili nyo yung gumamit, kasi po pag in-endorse yan sa inyo, magkakaroon po kayo ng pagdududa. Normal po yun kasi yan po nangyari sa akin eh. Nagduda ako kung totoo ba yan. Pero dahil nga po desperado akong gumaling, at sa prayers na rin po, at nagtitiwala po ako sa kung ano ang pwedeng gawin sa atin, o bakit hindi mo subukan ng mapatunayan. So yung po, Mentors Joyce, happy birthday po. Pasensya na po ulit kayo ha, kanina. Ito po, buti po umabot po ako. Maraming salamat po sa time. Thank you po sa inyong lahat, lalo na po sa mga invites. Thank you, mentors. Yes. I'm Anna Pani from France. I am worldwide. Yes, thank you so much, Miss Belle. Social girl, so France pa yan, no? Intindi, no? Iba talaga kayo, ganyan kayo kalakas. Talagang ano, from France pa, ibang-iba yung time. Sabi ko sana, ano, no? Time zone. Oo nga, time zone. Iba yung time zone doon, no? Pero dahil, ano, mahal natin kayo. So, yan. Siyempre, ya. Ngayon, tuloy po. Tuloy ang ating, ano, kitaan naman. So, ngayon, sa product, solve na. Talagang no questions asked. Talagang no doubt na the best. The best talaga ang barley. And, ayan, from Australia po, yung mga products natin talagang world class. Diba? Paano siya naging world class? Saktong-sakto. Ito po, oh. Kitang-kita. Nakikita nyo? Siyempre, kitang-kita nga po. You know? Ito, merong from Australia, Uganda, Sri Lanka, UAE, Australia, Sweden, Canada. Konti na lang. Feeling ko, konting months na lang, magkakaroon na tayo ng office sa Canada sa sobrang dami pong distributors. Take note, ha? Hindi po bumibili lang, ha? Hindi po yung bili, ha? Distributors po. Mga kumukuha po sila ng package.